Inaakusahan ko yung unang ginang. Hindi sumasagot. Kung hindi guilty si Lisa Marcos, kung nagsisinungaling ako, edi sinagot na nila. No matter how they will try to control, kinokontrol nila yung mainstream media hindi para hindi lumabas. Kasi takot sila eh, walang isasagot. Kal ko na pong sinasabi na bibigyan uli si Smartmatic na kontrata worth $350 million. More or less, ang ibibigay sa kanila is about $380 million. 22 billion pesos. Dati 10 billion lang yan, mga kababayan, ma'am. Ngayon, hindi na nakontento si Smartmatic. Kailangan doble na, 22 billion pesos. At any rate, na-file po yun, and I would like to bring your attention doon sa principle ng Supreme Court. It's actually a doctrine that flight is an indication of guilt. Kapag ikaw ay nagtatago na may warrant of arrest ka at hindi ka na sumuko, that is an indication of guilt. So, sabi nga ng Supreme Court, and the moment na may akusasyon ka sa iyo, ang innocenting tao would always come forward and answer the accusation. Sa lahat ng akusasyon, aligasyon at pagkontra, dapat may sumasagot, lalo na kung totoong may nangyayaring dayaan at bayaran sa paggamit nga raw ng Smart Magic. Bakit nga ba kasi tatlong beses na raw nakipagpulo ang FL Lisa sa Smart Magic? Ano ba kasi ang naging agenda nila? Hanggang ngayon kasi, hindi pa din sinasagot si Attorney Glenn Chong. At suspicious nga mga ganitong galawan. Malinis ba ang naging halalan o dinaan na naman sa presyohan? Pag-usapan naman natin ngayon yung aligasyon ni na Attorney Glenn Chong at yung grupo ni Retired General Rio tungkol sa alleged dayaan sa smart dayaan sa 2022 elections through smart magic. It has been a month, more than one of September 11 ata, pinirmahan ni Attorney Glenn Chong yung kanyang affidavit. Tapos, yun na, sinubmit sa COMELEC. November na. Napaka-serious ang mga allegations doon. Bakit ang asawa ng isang kandidato, presidential candidate, three times nga nakipag-usap sa COMELEC. Talagang very, very alarming para sa akin, ha. Kala ko, malinis ang eleksyon, eh. Kailang nung pumutok yung balita na yan, lalo na itong, to me, Attorney Glenn Chong is credible magsalita, lalo na si General Rio. Dahil, kilala ko yan, eh. His integrity is unquestionable sa Armed Forces of the Philippines. Talagang field of expertise niya yan, yung IT. Kaya nga ginawa siyang secretary ng DICT. Siyang unang secretary ni Tatay Digong, DICT, bago si Gringo Hunasan. Ngayon, kung normal circumstances, kung inosente sila yung inaakusahan, dapat sumagot. Eh bakit walang sagot? Dead ma. Pabayaan na lang na manigas. Kasi kanila naman ang COMELEC. Something like that. So, to me, it speaks of volumes yung tahimik sila. Yung mga ibang issues, sinasagot ka agad. Kailang pagdating sa mga issues raised by Maharlika, wala. Hindi sila sumasagot. Lalo na itong kay Attorney Glenn Chong. So kayo, anong ibig sabihin itong pagtatahimik nila? Are they innocent or guilty? Dalawa lang yan, eh. Ay, nako. So, anyway, basta tuloy-tuloy natin ang pag-iingay. Pagmamatsyag. Tingnan natin anong mangyari ngayong 2025. Sana mag-prosper yung petition ni na Attorney Glenn Chong na i-disqualify ang Smartmatic para sa 2025. Para sa 2028, ligtas po tayo. Okay, may napanood akong short video clip tungkol sa interview. Basta, nag-vlog si na Attorney Glenn Chong at Maharlika.
Pakinggan natin ito, i-review natin para mas lalo ninyong maintindihan ang pangyayari. Inaakusahan ko yung unang ginang. Hindi sumasagot. Kung hindi guilty si Lisa Marcos, o nagsisinungaling ako, edi sinagot na nila. No matter how they will try to control, kinokontrol nila yung mainstream media hindi para hindi lumabas. Kasi takot sila eh, walang isasagot. Kal ko na pong sinasabi na bibigyan uli si Smartmatic na kontrata worth $350 million. More or less, ang ibibigay sa kanila is about $380 million. 22 billion pesos. Dati 10 billion lang yan, mga kababayan, ma'am. Ngayon, hindi na nakontento si Smartmatic. Kailangan doble na, 22 billion pesos. At any rate, na-file po yun, and I would like to bring your attention doon sa principle ng Supreme Court. It's actually a doctrine that flight is an indication of guilt. Kapag ikaw ay nagtatago na may warrant of arrest ka at hindi ka na sumuko, that is an indication of guilt. So, sabi nga ng Supreme Court, and the moment na may akusasyon ka sa'yo, ang innocenting tao would always come forward and answer the accusation at the first opportunity. Hindi magtatago, hindi go to flight. That is exactly what is happening to Lisa Marcos. Kasi po, nung di-final po natin nila, yung petition for disqualification, it's actually supplemental kasi meron ng nauna. Tapos nag-supplement lang po sila with my affidavit. Malinaw naman po yung affidavit na nilatag ko. Yan na nga, sabi nga ng isang fiscal na nakabasa nun, sinabi niya it's very credible as far as kung ako yung nag-preliminary investigation nito. This is very credible. O kasi sabi ko, wala naman akong dinagdag dyan, wala akong binawas, but that's exactly what happened. Balik tayo nun sa doktrina ng Suprema, Korte Suprema na flight is an indication of guilt. The first opportunity na kung inosente ang tao, the first opportunity na merong akusasyon sa'yo, you will take the opportunity to answer. Kumakanta pa rin si Lisa Marcos ng Silent Night. Silent Night ngayon ang tema sa Malacanang eh, Pasko eh. I-apply natin yung yung doktrina ng flight is an indication of guilt. Eh di guilty. Kung hindi guilty si Lisa Marcos, kung nagsisinungaling ako, eh di sinagot na nila. Nandyan si Chelo Garapil, nandyan sila France, yung mga chuchu-chuchu niya. Sumagot kayo kung hindi totoo. No matter how they will try to control, kinokontrol nila yung mainstream media hindi para hindi lumabas. Kasi takot sila eh, walang isasagot eh. Makikita niyo mga kababayan, hindi natin kailangan magdala ng testigo sa inyong harapan. If you are the judge, kung kayo ang huwis, inaakusahan ko yung unang ginang na nakipagsabuatan sa Smartmatic, nag-meeting sila kasama ang dalawang technical guys, di in-identify ko yan. Tapos hiningi ko kay Bongbong Marcos, o ilaglag mo, ayaw. O itong nangyari, hindi sumasagot. So, ilagay ninyo ang sarili ninyo, mga kababayan. Kayo ang huwes. Kayo ang nandun sa upuan ng huwes. Eh ako dito ako sa kabilang side. Dito naman kabilang side si Lisa Marcos. O ilagay. Tapos tinatanong natin siya, totoo ba itong pinagsasabi ni Glenn Chong? Tapos hindi sumasagot. Anong nasa isip ninyo? In spite of the fact na clear, categorical, unambiguous yung akusasyon sa kanya. O bakit hindi niyo sinasagot? Because ang tingin nila, ignore. For as long as merong Maharlika, for as long as merong Glenn Chong, we're not going to keep silent. Correct. We will keep fighting for our country, for our future, for our dignity as a people. Hindi kami titigil kahit you will ignore us. Because one day, we will get our breakthrough. Whether you like it or not. Yeah. So face the music. Nandiyan yung akusasyon sa inyo. I accuse you directly. Walang pagdadalawang isip. Yung nangyari. And you keep silent. Anong ibig sabihin nun, mga kababayan? You be the judge. I think napakaganda nung laban natin ngayon. Kasi parang nag-fall into the right direction yung ating laban. Dahil nung September 22 or 23 yata, dito sa Amerika, ay kinasuhan si former chairman, COMELEC chairman Andres Bautista, ng money laundering and bribery na based doon sa reklamo sa kanya ng US Department of Justice and Department of Homeland Security ay may nakita silang trail of transactions. Gumawa sila ng mga fake accounts and then use the code word salsa for money. Salsa for money. So kaya ngayon, I believe nandito siya sa Amerika, di ba? Tumakas siya sa Pilipinas dahil tinakasan niya yung kaso niya dyan. Then ngayon, kalaboso naman siya dito sa korte ng Amerika. So wala na siyang lulusutan. So sabi ko nga, after expose, September 13 yung press con mo, then lumabas itong kaso kay Andres Bautista. So ano yung na-feel ninyo nung nabasa niyo yung news, Attorney Glenn? Actually, ma'am, kung natandaan niyo, diba, nag-live tayo together after ako nag-press conference.
Yes. The one na, yung una kong interview after that, kayo yun, kayo yung dalawa. Yeah, yeah, tayo. Kung natandaan yung sinabi ko sa inyo, I talked about a pastor na kaibigan ko, nung sabi ko sana nung March pa ako lalabas, mag-execute na ako ng affidavit, mag-press conference ako, ibubuking ko, ibubulgar ko si Lisa Marcos because this is not right, hindi siya morally right. Tapos, ang sabi ng pastor, no, no, no. Paulit-ulit yung sinabi niya, no, this is not the right time. Then, September 5, tumawag ulit ako sa kanya, and then sinabi niya, hallelujah, this is the right time. Go ahead. Pinirmahan ko yung affidavit September 6. Binalik sa akin ng abogado nila, General Rayo, kasi mali yung dalawang dates. May 2016, dapat 2022. So binago ko, nag-subscribe uli ako. So dalawang affidavit yun, yung isa, mali yung date. Yung pangalawa, September 11, birthday yata ni... 13 si Kuting, si senior. Yeah. Tapos nag-press conference kami ng birthday ni Kuting. Pero hindi ko yon sinadya. Sila yung nag-organize noon. So September 12, na-file yung affidavit. September 19, finalan si Bautista. So, seven days. You see, seven is a number associated with God. So, sa lahat ba naman ng araw, bibigyan ka ng Diyos ng pito to reinforce what you have done. To reinforce what we have done. Nung final namin yon September 12, kinasuhan si Bautista September 19. So, 7 days apart. I mean, it could be done in 5 days, in 6 days, but why in 7 days exactly? A number that's associated with God. Actually, mga kababayan, nung sinabi ni George Garcia na magbuo siya ng fact-finding investigation or fact-finding investigating body, dyan sa COMELEC, sabi nga niya 12 daw yung members and then credible daw yung mga tao. Excuse me, George, basta galing sa COMELEC, walang credibility. Kahit ano pang sasabihin mo, George Garcia, kahit sino pa dyan, galing sa COMELEC, walang credibility. Kayo yan eh, kayo yung sindikatong nagsasabuatan para daya yung sambayan ng Pilipino, so don't talk about credibility because anyone in COMELEC has no credibility at all. That's the premise. Walang sino man dyan sa COMELEC maliban na lang siguro sa janitor kasi walang kinalaman talaga yung janitor dyan. I'll be very fair. Mga janitor, mga gwardiya, walang kinalaman yan. The lowly people, wala. Pero pag sinabi mong director, katonsabo yan dyan. Pugad na mga mandaraya ang COMELEC. So walang tinino man dyan, above the low rank and file, ang mga directors and above, may kredibilidad na mag-imbestiga kay Andres Bautista. That's the first thing na isipin natin. Pangalawa, anong purpose ni George Garcia? Well, sanitation, deodorizing the odor, eliminate the odor, the bad odor of Andres Bautista. Lilinisin yun para lumabas na hindi naman pala totoo. Para hindi ma-disqualify si Smartmatic. Kasi po, pag nadiin si Andres Bautista, kasama si Smartmatic. Kasi pareho yan eh. Kung baga si Andres Bautista yung isang kamay, si four key officers of Smartmatic yung kabilang kamay. Hindi naman pwedeng isang kamay lang ang magbigay, walang tatanggap. So, kung tumanggap si Andres Bautista, ba yun na nagbigay sa kabilang kamay. So, si Andres Bautista yung sa kanan, yung sa kaliwa, yung apat na official ng Smart key officers ng Smartmatic. Hindi lang official, key officers ng Smartmatic. Imagine mga kababayan, ma'am, gumawa ng mga picking accounts. Bank accounts, fake bank accounts, gumamit ng code word na salsa para sa pera. Anong ibig sabihin nun? Masama ang intensyon. Suhol talaga yun. At umaring nga tayo sa maturing reactions mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging issue nito. Totoo naman sinabi ni Atty. Glenn Chong. Walang credibility ang taga-COMELEC, lalo na sa higher position. Tinanggalan na ng pension ng AFP at PNP. Balak pang bawasan ang sweldo nila. PBM, sakim! Dapat ligwakin na si Kuting. Nakakahiya na talaga. Nabudol talaga tayo. Punyema!